kayong pinadala dito ni Pato? Ha? Seryoso kayo dyan. Alam mo, kayong presidente na hindi taga Maynila, ha? Hindi ako sanay ng mga paikot-ikot, probinsyano ako. At matagal akong mayor sa aming siyudad. Kilala ko kayo. Laking pulis ako. Ayaw ko na lang magyabang kung bakit, pero laking pulis ako. Tatay ko noon gobernur. Ako na mayor at tagal. Alam ko kayo diretso-diretso. Alam mo, kayo pumasok, mas isip siguro ninyo, paging pulis, pag may baril, may badge, yun na yun. At naghahanap ng hanap buhay, dagdag sa sahod ninyo. Alam ko na ang sahod ninyo maliit. Kaya nga ako naghanap ng pera at inuna ko kayo. Talagang kayo by the end of this year, dublado na ang sweldo ninyo. Kaya naman, meron talagang mga kagaya ninyong mga ulol na ugok. Putang ina, hindi kayo na gusto ninyo mas habang pulis kayo, mas marami. Yan ang problema ninyo. Yung iba nagbababae, may asawa. Yung iba naman mag-ambisyon, gusto ng kotse, gusto ng magandang buhay. E ba't kayo pumili ng pagkapulis? Alam naman ninyo talagang mahirap. Mahirap talaga ang pulis. Entry fee ninyo lang. Eh kaso, nag-aambisyon kayo ng mas malaking kita. Kunin nyo dyan sa mga vendor, sa mga driver, kung anong kaputahan ng magkapera lang. Minsan hold up, minsan mga innocent din tao. Sinisita ninyo kung ano-anong kalukuhan na sinasabi ninyo. Yung makita ninyo yung mga nakaparking dyan, babae at lalaki, naghalikan lang, huli ka agad. Anong pakialam ninyo? Maghanap kayo ng mali para magka-pera. Gusto ko yung ihulog dyan putang inang Pasig na yan. Pero wag na lang, kasi itong human rights, kung anong nakikita naman sa buhay ng isang taga-gobyerno na gustong disiplinahin kayo. Gusto ko, palinisin ko kayo ng magbalik kayo dito, mag-swimming trunks. Linisin ninyo yung Pasig River. Inumin ninyo kasi madumi. Putang ina kayo. Yang ano, bata pa naman kayo lahat. Kailangan ko ng pulis sa South. Kulang ang pulis sa Basilan kasi maya't maya pinagpaputok-putok yung mga istasyon doon, no, ubos. Kayo lahat ngayon nandito. Kasali kayo sa task force sa South. Padala ko kayo sa Basilan. Tumira kayo doon ng mga 2 taon. Kung lumusot kayo buhay, balik kayo dito. Kung doon kayo mamatay, sabihin ko sa pulis, huwag na magasto na para dalhin pa kayo dito. Doon na kayo ilibing. Wala naman kayong mga... Doon niyo pakita yung kalokohan ninyo. Eh, hindi ako mag-retraining. Anong retraining ko sa inyo? Putang ina, tapos na training ninyo araw-araw. Ano retraining ko? Yung utak ninyo. Eh, hindi ko madala yan ganun eh. Galit kayo sa akin, hintay ninyo kung matapos na pagka-presidente ko. Magbarilan tayo. Kala siguro ninyo na... Let's check eh, papatulan ko talaga kayo. Prepare to move out. I'll give you
2 weeks from now, 15 days. Mag-ano na kayo, start to move out. If you do not want to go there, go to your superior officer and tell them that you are going to resign. Otherwise, ayaw ninyo, hanapan ko kayo ng mali. Kayo nandito, mga gago kayo eh. So meron talaga ako masilip. Either I will dismiss you. Alam mo, kailangan ng Pilipinas isang squad ng Army, Navy, pati Air Force, Police to keep track of you. Kasi karamihan ng mga police, yung na-dismiss, yon ang mga sindikato kasi may alam kayo. Kayo ang pinakadelikadong kriminal pag naalis sa police. Alam ninyong pasikot-sikot eh. Alam ninyo kung putang ina, papatayin ko talaga kayo harap ng Pilipinas. Kayo ang magdroga-droga, anak ng. Pasensya na lang. Hindi ako magdalawang isip. Kayo ang extrajudicial killing talaga. Totoo yan. Pag naalis kayo, if you opt to retire, then behave. Maghanap kayo ng buhay ninyo na malinis. At kayong mga pulis na dati mga sindikato, wag na wag kayong pumasok. Because I will create a battalion para lang to keep track of your movements. Because it has been the sad experience of this country that the most vicious criminals are karamihan ex-police or sometimes ex-military man. Kaya kita mo sa Mindanao mga kuratong baliling ng mga dating military. Kayo yan eh. Masanay kayo sa mga kriminal. At nasaya kayo kayong pumatay. Kaya tuloy na papasama sa anti-illegal campaign kayo. Binibigyan kayo ng pera. Tama yan. Ang mali ang mga ulol at saka walang utak. Alam ninyo, ang pulis bibigyan mo ng pera. Yan sila. Kasi pag walang trafficking, walang buy and sell, walang trafficking, walang mangyari. We're trying to get rid of the supply. Kaya pumuntayan sila, may pera magkunwari bibili. Nangyari itong mga gagon to, hindi binigay yung pera, pinatay yung mga pusher, kinuha yung syabo, ipinagbilit, tapos pati yung pera binulsa. So do not be surprised about this allegation sa you are being paid. Oh, how are you supposed to enter into a trafficking event kung walang nagbibili, wala rin nagpabili, so walang trafficking. Eh di possession lang, billable. Kaya ganun yan. Diyan nagkakandalo ko. Hindi ko alam ilang nangyaring ganun. But do not be surprised if they are there to buy. Eh sabihin na binigyan sila ng incentive. Mayroon ring incentive. Mayroon ring operational funds. No much I gave them 150 million para na magbili ng mga eh yung iba, yun ang nangyari. Sabi nila binibigyan sila ng 5 mil, 10 mil. Putang ina, bakit ko kayo bigyan ng pera? Trabaho ninyang pumatay. Leche. Bigay ako ng pera. Ulol. Kaya nga kayo binigyan ng baril. Kaya pagka lumaban, di barilin mo. Daan ako ng Pasig River. Wala akong nakita ng water lily. So prepare to move out. Doon, makita mo yung kagaguhan mo doon. Kwentro mo ng Abu Sayyaf, pati mga tausog. Mga ngayon, doon kayo. Tang-ina ninyo.
Buisit ka. Ano, 2 taon lang sa pulis, gusto kotse ka agad. Gusto ng bahay. Ito naman maggago na ulol kayo. Kaya nga nag-i-stambay, nagpa-patrol na, nandyan sa mga barbar. Kaya yung mga magaganda dyan, gusto ninyo inyo. Kaya wala kayong pera, ayan. Aywan ko ilang tao na pinatay ninyo na anong inosente na walang kamuang mo. Pero kung hindi ko kayo palusutin, totoo lang. Pag ninyo akong hamunin ng barilan, talagang papatulan ko kayo, mga putang ina ninyo. Hintay ninyo ako, 6 years from now, kikita tayo ulit. Let's see kayo. Sabi ko, hindi ako yung presidente na galing dito, ha? Yung mga pitsugin. Na pinipini lang ng mga mayaman dito sa Maynila kung sinong kandidato nila. Ako'y hinalal ng tao. Hindi ba matalo sa pagmahal lang sa pulis? Kita mo ang Davao. Walang abusado, walang checkpoint, wala lahat. Buhay ng mga tao doon. May bakit nabubuhay yung mga pulis doon? Simple lang ang buhay nila. Kayo. Pinakarami ninyo mga ulol kayo, putang. Sayang yung susildo-sildong gobyerno sa inyo. Alam nyo, alam ko kultura ng polis. 2 out of 5. Sa inyo, tagdadalawang asawa. Yan ang sakit ninyo. Kasi nga, pagka naka-uniforme, may baril, may badge, kala mo sino na ang mga ulon, putang ino. Ano, nabibika na rin yung sarili ninyo. Tumindig kayo dyan. Maghintay ako pag kausapin ko kayo. Baya. Huwag kayong umalis dyan. Yung ganong purma na yan. Putang, buhusan ko kayo. Pag may nakita ako, nag-relax sa sipain kita. Tignan.